So yun guys, no, pakita ko lang sa inyo yung mga ginagamit ko sa pagbablog. Yung gimbal is second hand ko siya nabili. DJI, ayan guys, ayan. DJI Osmo Mobile 2. Siya, nabili ko siya is 200 dirham. Tapos ito, nabili ko to. Ito yung mobile ko na luma. Nakuya din. Tapos ito yung mga ginagamit ko rito guys. Ito. Ayan. Nagamit itong kuwan na to. Panglinis ng salamin yan guys. Panlinis siya ng salamin. So ginawan ko lang ng paraan. Kasi hindi na siya magamit. So ito. Ayan. Nilagyan ko siya rito ng screw para mag-match siya dito sa gimbal ko. Ayan. Ito, screw na mag-match siya dito, guys. Tapos, nilagyan ko lang siya ng glue. Ayan. So, pag ginagamit ko siya, ganyan. Lalo pag may binibidyo ako na mataas. Or, kailangan ko ng, ano, yan ang ginagamit ko. Ayan siya. Ayan. Tapos ito naman, kasi wala siyang tripod guys, no? Pang, parang pang selfie lang siya. So, titingnan ko kung paano ko pa siya magawa ng paraan para magkaroon siya ng stand na parang ganito. Para kung gagamitin ko siya is kasama ano na, hindi na siya may stand na ako. Para hindi ko na magamit ito. Kasi masyado malaki yung ano niya eh. Yung tripod niya. Ganyan na natin ang ilaw guys. Medyo madilim. Yan yan. So, yan yung ilaw naman na ginagamit ko dito sa workshop guys. Floodlight. So, accessible sa akin lahat yung ano. And then ito, ginagamit namin to sa ano guys, sa sensor pag nag-training kami ng ibon. So medyo malaki siya. So ginawa ko, naghanap ako ng ba ito to. Nut na magkasya rito. Yan. Tapos ito naman, ito maliit na to. Naghanap kasya siya rito sa gimbal ko. Andali guys, ayaw tumayo. Ito to. So, na mag-match siya rito. Ayan. Tapos, nilagyan ko lang din siya ng glue. Kasi nga, palibasa, nandito lang ako sa workshop. Lahat ng kailangan, mayroon din. So, pag nagbibideo ako ng ano, ng mga DIY ko na ginagawa or daily routine ko, yan ang ginagamit ko. So yun guys, no? Ayan siya. Yan na siya ngayon ng kone. Yan. Alas na kaganyan siya. Tapos itong gimbal ko naman, kaysa bibili pa ako guys. Kasi yung kuan nito guys, mahal din. Yung pinaka-stand nito, katulad nito. Kung bibilhin mo siya, medyo may kamahalan din. Yan. So, bumili ako ng ganito. Around 20 dirham yata ito. Nabili ko. Tapos, ginagamit ko na rin siya ngayon sa gimbal. Kaso, pag nasa labas ako, kung sa labas ako gumagawa o dito sa workshop, hindi siya po pwede kasi ano, masyadong mababa. Ayan guys. So, yan lang ang kwan niya. Ito, rechargeable din to guys. Itong gimbal na to. So, at saka pwede siya sa power bank. So, pag nalubat yung cellphone mo, gagamit ka lang dito ng ano. Ayan, yan.
USB ano sa kwan siya outlet para sa mobile. So yan lang guys, no, yung mga ginagawa ko dito, lalo sa mga baguhang nag-uumpisa pa lang. Kung mayroon naman kayong chance na makagawa ng ano, mga bagay na magagamit para hindi na kayo bumili, so mas maganda, makakatipid din. Alam naman natin sa pag-uumpisa, hindi pa tayo kumikita ng pera. So ito guys, no, kuhan ko lang to kung ano yung magagawa natin dito sa ano, sa gimbal na to. Ayan yan. Kung paano ko siya gamitin to, ano, ito yung parang selfie stick ko. So yun guys, no, naka front camera, kaya na tayo. Naka front ba? O front siguro. Nasa harap eh. So ito, pipress ko lang, may pipress ako dyan. And then, i-highlights ko lang yung face detection. So, yan. So, ito yung pakinabang ko dito guys. Yan. Word no guys. Yan. Yan yung gimbal. Ang purpose niya. So, naka face detection siya. Yan. Kahit bumaba ako, susunod din siya. Hindi ko na inahawakan yan guys, no? Ano lang yan, yung nasa gimbal siya. Ito yung, ito guys, no? Ito yung hawak ko na ano, ito ngayon yung ipupokus ko. Yan, hindi yung mukha ko yung ipupokus. So sasama siya. Yan, yan yung in-explain ko kanina na ano. So maganda rin pag may gimbal guys, pero mas may mayroong gimbal mobile pre yata. Ano siya, automatic na siya na kahit naka horizontal at saka vertical yung mobile mo. Pwede niyang ipaikot. Ito kasi hindi pwede. Manual lang pa lang siya. So hanggang dito na lang guys. Ingat na lang kayo lagi. Alam naman natin na pandemic pa tayo. At saka sa mga subscriber ko, maraming salamat. Ingat lang kayo lagi at sana nagugustuhan nyo rin yung mga ginagawa ko. Sana nga madagdagan pa yung mga subscriber ko. So pakishare na lang at saka pakilike na rin yung para kahit papaano eh mamonetize na tayo. Pero hindi naman ako ganong nagmamadali talaga dahil napakahirap kumuha ng subscriber. Kumbaga hindi naman tayo joker o ano, kumbaga normal lang. Dito lang, hindi naman tayo celebrity na pag isang idlap is dadami agad subscriber natin. Isa lang tayong ordinary mga men. So, yan lang guys, no. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nag-subscribe sa channel ko, yung Desert Life TV. Saka sa mga kaibigan ko rin na tumutulong sa akin. Maraming salamat. Hindi ko na kayo may isa-isa dahil alam naman, ano, napakadami nyo na nahihingan ko ng tulong at saka naging kaibigan na rin dahil sa pag-YouTube ko, no? Hindi pa man tayo nagkita-kita, basta mag-iingat lang kayo lagi, alam naman natin ang sitwasyon. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat, God bless you all.